Magandang araw. Welcome to Clark in Focus. Ito ang programa ng Clark Development Corporation, kaugnay sa mga mahalagang impormasyon at pinakabagong kaganapan dito sa Clark Freeport Zone. Ako po si Andre Benedict Rivera. Para sa unang bahagi ng programa, itutour namin kayo sa isang kumpanya dito sa Clark na designer at manufacturer ng quality at world-class na cellphone cases, ang eCell Philippines. Serviced with passion, driven by innovation. That's the battle cry of the company eCell Global. It is a worldwide leader in custom mobile device case designs with more than 3 million product offerings shipped worldwide. This is Locator in Focus. The Clark Philippines office is home to eCell's flagship manufacturing facility, which supports Europe, North America, and other parts of the Asia Pacific. This location also houses a large majority of the company's customer service staff. So, eCell was founded, I think, in China. Pero lahat ng designs, nade-designs dun sa main office namin, which is eCell Philippines. eCell Philippines kasi, lahat dyan ng designer, content, listing, yung mga administration namin, pati yung web development, programmer, nandyan po lahat sa eCell Philippines. Way back 2013, May, dun po nag-start yung mass production namin, which is nakakapag-produce kami ng 800 cases in a day. Since online market po kami, eBay online, Amazon online, so dun po lahat bumibili yung mga customers namin. Actually, ang design count is dun sa eCell Philippines. Ang production is China. Kumbaga, ang designs kasi, parang ina-upload lang sila sa system, which is dun sa mga, technically dun sa, anong, sa mga linilayout lang nila. So, they can design from other office sa production. Parang ganun din dito, since nandun yung designer namin, ito yung factory or production namin. Dito naman sila na-layout at na-print. But eventually, mag-ano yan, imi-merge sila sa warehouse nila. We are printing head cases. We have 4 head cases. Lahat ng designs namin is originally designed for our designers. So lahat po yan, we're selling online sa eBay at sa Amazon. Lahat ng raw materials namin is from China. So we have a different type of cases, like meron kaming soft cases or yung tinatawag natin gel cases. Meron kaming hard cases. May mga TPUs din kaming tinatawag. May mga hybrid na fully protected yung cellphones mo. May mga wallet cases din kami. So, for now, ang napakabilis ng growth dun sa mga licensed product. May mga Justin Bieber kami, The Walking Dead. May mga 5SOS din kami. May One Direction, The Game of Thrones. So maraming mga license or branded cases na piniprint namin ngayon. So masyadong naging very hardworking ang mga boss namin in terms na sa mga agent na kinakausap nila abroad. So yung famous pa rin namin, yung mga Aztec animals na elephant pa rin. Nakita ko rin sa list of top 10 designs namin, yung mga custom photo. We have a custom cases whereby we entertain yung pictures mo or yung pictures ng family mo or yung mga pictures ng mga pets mo na i-print namin sa mga cases. So you customize? No, we customize. The market for custom cases is well good also. Sometimes, the quality of the pictures they upload, it's not that good. That's the one we had. So basically, kailangan high definition talaga siya para maganda yung output niya pag pinunit namin. Kasi ang mangyayari, magsisend ka ng design sa amin at i-upload namin, tapos magsisend kami ng mock-up para makita mo yung magiging output ng design mo. And then you just have to approve it and then ipiprint na namin. Marami pa rin yung mga regular designs namin in terms of percentage ng sales. Although ngayon, napakalaking effect ng nadagdag sa mga license or branded cases na ginagawa or naging project ng mga bosses.
for this season, I think yung mga nasa license namin daily umabot ng 500-600 additional orders. By this time, April to May, medyo dati yung graph ko medyo bumababa na ng konti. Pero ngayon, nagiging stable pa rin or hindi bumaba ang sales namin compare nung peak season. During that peak season talagang grabe yung trabaho na. Mag-start naman November, December hanggang February na yun. So, peak season, siguro for 4 months po yun. We have around 100 plus. I think to be exact, it's 104. So each we have 5 departments. We have the masking team, the printing team, the unmasking team, and we have the QRP and warehouse. Actually, the signs we have around, including the administration and the web content there, I think they were around 125. So all in all, they have around 250 employees. Yes, they have a training like for about 2 weeks. So basically, ang training, ang nagtitrain din sa kanila is yung more on sa katao na sa floor din. Whereby yung, alam mo naman, kahit pare-parehong nasa floor yan, may mga magagaling talaga or mabibilis. So sa kanila namin pinapatrain para makuha nila yung technique or ma-adapt nila yung technique. At yun ang pag-start nila ng mga. Eventually naman, hindi naman po yung output nila hindi masyadong magkakalayo. So, meron silang kanya-kanyang KPI. Meron kami kanya-kanyang KPI na sinusunod na kung saan yung numbers lang namin ang nire-review para makita namin o anong nangyari, ba't mababa yung performance mo. So, we coach them. Sa creativity kasi, it's more on sa isa kasi dapat unique ka eh. Unique ka. Although, in a technical part sa mga designers, hindi namin sila control. Kumbaga, ang control is yung mga bosses. Pag nag-designs ka ng maraming designs, sila yung mag-approve kung ano yung maganda para sa kanila. Or kung saan sila ina-apply sa mga ibang bansa na alam nila na bibenta. So, doon, pag alimbawang kung alin lang yung mga na-approve at na-list na po yun, let's say pag na-list na sa website namin, magkakaroon na ng market po yun. At doon, pag alimbawang bumenta na, ang gagawin lang po namin is ilalagay lang naman yung mga designs or sold na items dun sa mga dili-layout or ipiprint natin. Sa amin naman po kasi dito, kailangan lang naman is yung masipag talaga. Kasi makikita nyo po yung trabaho, hindi naman ganun kahirap. Kailangan lang masipag ka at hindi ka pala absent. Actually, we are hiring production operator dito mismo sa Isle Manufacturing. Meron ding graphic designer na available na position at saka HR officer. Maraming magandang establishment, may mga warehouse na available. Tapos saka marunong mag-English ang mga tao sa Pilipinas. So ganun nung nangyari. Tapos nga nakapag-settle sila. Actually, nag-start, ang alam ko po, puro customer service muna dyan at saka yung web content, web developing. Kaya, ayun, until such time na nagtayo na sila ng production dito sa Clark. Kung nasa Clark ka, kailangan imported yung mga materials mo. Number one kasi yung namin. So, pagka po kasi nandito ka sa Clark, wala kang babayanan na tax. And at the same time, tama yung location ng Clark kasi sa mga, like ganitong industry, like yung mga exporters, yan, yung mga manufacturing, masyadong mabango at maluwag ang Clark para sa mga ganitong klaseng negosyo. Sa mga port natin, mabilis masyado yung mga transit time natin sa mga importation. Pag nag-export kami, makukuha namin yung last call ng pickup or delivery namin. Ako mismo maghahatid sa UPS, pwede, at 12 a.m. in the morning. So, pwedeng-pwede po yun. Parang ganun din sa mga ibang courier logistics partner namin. Pinipick up nila on time at nandideliver sila on time. So, malaking advantage talaga na nasa Clark. CDC, very, di ko sabihin, masyadong, very cooperative naman sila. Kung konting, wala nang masyadong paperwork, halos mga automated na, puro online processing na lang. Kaya, less yung transportation papunta doon. Tapos yung time mo na pupunta ka pa rin doon. So, nabawas lahat. Nag-i-improve lahat. Nag-i-improve na lahat. Meron kaming plan for expansion. Ang target date namin is supposedly before peak season. Pero parang hindi siya kakayanin eh. Kasi
Although, ang sabi ng boss, nag-sign contract na dahil dito rin pa rin sa Clark, malapit dyan sa Bertapil din, Bertapil office, or Pilexcel. Ang gagawin nila is parang mag-uuna yung production. At the same time, susunod yung sa Isel Philippines, mag-iisang business na lang or mag-iisang factory na lang kami. Kasi po ganyan dalawang, kung napapansin nyo, dalawang office pa. Nung start ng process is yung magde-designs, lahat ng designs or ililis na ning natin sa eBay at Amazon. So when you go on our website, gohedcase.com, makikita mo lahat ng designs namin doon. Kung may mga collections, may mga families ng mga designs. So from there, pag alimbawang meron kang napiling design, ay kiklik mo, you have to, parang online shopping talaga siya. Add to cart, tapos one case quantity. Tapos lahat yun, kinoconsolidate namin into one PO. So ang ginagawa namin, pag na-upload lahat ng PO from other sales, meron kami sales all over the world, meron kaming sales US, sales UK. So pag in-upload namin yun, doon na mag-i-start lahat ng production namin. So before production, meron kami mga forecast since matagal na namin, araw-araw ina-upload namin yung PO. I-forecast namin lahat ng mga top 50 sellers. So magpa-cover na yung isang department mo para gawin na nila yun. Pag pumasok yung PO, immediately makaka-issue na kagad sila sa printing. Pag issue ng printing, lahat yun i-layout na based on the design. Pag na-print na siya sa printing department, paglabas dito, yung kasing minas nila, ang kaya po kasi ng printer, ang kaya ng printer kasi is yung flat surface lang. So, ito po yung namamas sa side. Yan, minamas nila yan. Pero so pagdating dito, yun ang ina-unmas. Para maging ano siya, para maging fine o malinis yung sides niya. So from there, pag nalinis na up to the end of that packing section, doon na pupunta yung ano, doon na dadapo doon sa QRP, which is doon na namin isusort yung mga shipping label na papunta sa different customers at ipapack na ready for dispatch na po yan, and scan. So, ganun is ganun. Mm-hmm. Creativity, service, quality, teamwork, and innovation. These are values that ESEL continues to uphold and practice. ESEL Global promises to produce an unmatched variety of beautiful, affordable, and high-quality mobile case designs that allow their stylish customers to express their individuality.